dekada na nakasama ni Senador, biglang nag-alisan at may mga iba-ibang mga akusasyon laban kay Senador. Expected ba ito sa tingin mo sa inyong kampo? Ang alam ko lang, natuto na rin magsinungaling si Manny dahil narinig ko ang interview raw ni Karen Davila. Sinasabi niya, iniwang ko raw sa ere. Sinungaling siya, paano ko iwanan eh? Siya nang lahi sa akin. Nandi tama sa lugar. Parang ginamit lang ako na sinampol na hindi ko pinabihan siya. Yan, tanong niya, buhay pa yan. Hindi niya alam sinasabi niya. So, dalawang bagay lang. Either hindi niya alam yung sinasabi niya, topic, subject, or sinungaling siya. Ipaubaya lang natin yung pagka-presidente sa mga may experience. Hindi yung boxer ka, pwede lang mag-presidente. Maghihirap si Senator Manny Pacquiao pag tinuloy niya pagka-presidente niya. Madugo ang pagka-presidente, gagamitin lang siya ng mga papatakbo sa kanya. Ginagamit na niya. Ginagamit na siya. Hindi lang niya maintindihan. Imposible hindi ko magastos yan sa mga nag-handle sa kanya. Balita ko nga, ang laking budget niya eh. So, ginagamit siya. Nakikinabang sila sa kanya. Alright. Dapat matuwakbo na lang Senador para maayos ang buhay niya. Kung ano man natira ang pera niya, bayaran na niya ang mga utang niya. Tapos, kung anong pera niya natira, meron gastos siya sa pamilya niya. Kung gusto niya tumulong sa tambayan, magtayo sa foundation, tulong na walang intensyon. Ayan, Parte Mike. Hindi, ano? Mahabo na lang, Mayor, kahit alam busy ka dyan sa Korea. Direct to the point na lang na tanong at sagot siguro. Sa tingin mo, delikado maging Pangulo si Pacquiao? Delikado ang? Ibig sabihin, delikado ang taong bayan sa kamay ni Pacquiao kung maging Pangulo. Wag naman sana si Manny. Dito lang sa mga maliliit na bagay, nagkakamali na siya. Tapos sinasabak po ba sa buong bansa na magiging mukha ng Pilipinas sa buong mundo? Nakakaya po tayo. Ano bang tingin mo doon sa sinasabing advance payment na di man ay nawala? Na sinasabi ni Mr. Huson na mayor. Well, sabi nga, tinanggap niya muna yung bayad yung isang promoter. Tapos pumirma rin, tinanggap niya yung kabilang promoter. Yun lang pagkaalam ko na issue ilang dalawa. So, basta sabi ni Jay Cosol, meron siyang ebidensya na pinirma ni Senator Manny Pacquiao at tumanggap pa rin sa kabila, yun ang malaking diferensya. Tsaka sinasabi niya, yung daw $2 million, dinala niya sa General Santos City, ba? Pwede palang magdala ng ganong kalaking pera na cash. Totoo ba yun? Naka-cheque ba yun? O cash ba yun? So, sa tingin niyo, totoo ba ito? Yan kasi ang pinag-usapan yan. Totoo ba ito o political issue lang? Kasi kandidato ng partidist yung si JK. Well, sa larangan ng boxing, pwede yan. Dahil ilan lang naman yung $1 million, $2 million lang yan. Madali lang yun, $2 million. Malit lang yun kung gagawin mong bulyar. Sa kakadalasan nga dyan, it's either bank deposit or cheque. Kung cash, kung may pinirman, yun mga ebidensya. Simple lang. Pero ganito, Congressman Tuloy, Mayor, kilala mo ba si, alam mo kilala mo ito, si Chris Aquino? Crisostomo Aquino, isa rin yan sa mga Team Pacquiao nung araw eh. Yung negosyante, di ba? Kilala mo po yun, Mayor? Chris, oo. Kasi si Chris Aquino, Crisostomo Aquino, iba yung sinasabi, hindi siya naniniwala kay Mr. Hoso. Sabi niya, sa halip matapos kang manghut-hut, matapos kang kumita kay Pacquiao, ngayon sinisirano si Pacquiao dahil magre-retiro na. In other words, hindi siya naniniwala na kayang mag-abono si Mr. Hoso ng 65 million kasi sinasabi niya, $2 million tapos nag-abono pa sila ng 65 million para lang maibigay daw kay Manny yung pera. Yun ang paniniwala ni Chris, hindi daw kaya at walang kakayanan, parang ganon, si Mr. Huson sa isong ito. Anong tingin mo doon, Mayor? Well, kung meron man yun, pwede naman silang, baka meron silang investor para mabuo yung laban ni Manny. So, depende sa mga evidence yan, mga kung totoo yan, dapat may evidence sila. Pero ikaw ba, Mayor, dahil ito daw sinabi mo nga nung unang na-interview ka namin sa isyong ito na ako naniwala rin, meron din akong information na may mga original talagang kasama si Manny na ngayon nag-alisa na. Inaasahan mo na ba, Mayor, ito na ganito mangyari kahit na kayo matagal na magkakaibigan na ito mga dating malalapin, dekada na na kasama ni Senador, biglang nag-alisan at may mga iba-ibang mga akusasyon laban kay Senador. Expected ba ito sa tingin mo sa inyong kampo? Ang alam ko lang, natuto na rin magsinungaling si Manny dahil narinig ko ang interview raw ni Karen Davila. Sinasabi niya, iniwang ko raw sa ere. Sinungaling siya, paano ko iwanan eh? Siya nang lahi sa akin.
na hindi tama sa lugar. Parang ginamit lang ako na sinampol na hindi ko pinabihan siya. Diyan, tanong niya, buhay pa yan. Eh, hindi niya alam sinasabi niya. So, dalawang bagay lang. Either hindi niya alam yung sinasabi niya, topic, subject, or sisinungaling siya. Kasi ulitin ko ulit para maliwanag ang taong bayan. Yes, yes, yes. Wala akong hinihingi sa kanya. Wala akong hinihingi. Ang sabi niya, yan, hinindihan ko si Chapit, hinindihan ko 3 beses. Wala akong hinihingi sa kanya. Sa akong huwag itas ang taxes dahil baka masira ang industriya, mawalan hanap buhay ang tao sa amin, sa Ilocanja, at mawalan din ang perang gobyerno dahil malaking industriya yan, tobacco, na nanggagaling ang excise tax dyan sa tobacco, baka masira. Dahil 9 times na natinaas ang presyo. Tuwing tinataas ang presyo, nakikinabang kami. Kahuwag na yung taas. Kontento na kami, tama na yun. Ang worry ko lang, baka masira industriya. Kung itas mo pa, eh yun ang hindi niya maintindihan. Eh. After all, hindi niya maintindihan. Dapat pag-aralan muna ni Senator Manny Pacquiao bago siya sumausaw sa mga issue para alam niya ang sinasabi niya. So maliwanag, hindi niya alam sinasabi niya at magsisinungaling na rin dahil sinabi niya na iniwang ko raw sa ere. Pag iwan sa ere, siya nga nang lahat sa akin. Sinagot ko lang yung hindi tama na sinisiraan ako. Dahil parang napakasama akong tao eh. Mayaman, kaibigan ko, kumpare ko. Hinindihan ko, 3 beses na kayo, hinindihan ko. Eh, wala naman akong hinihingi sa... Napakikinaba nga kami sa ginawa niya eh. Kaya lang, iniisip ko yung buo. Dapat marunong siya mag-intindi ng mga balanse. Ang like, taxes. Sumasok sa taxes, hindi niya alam ang taxes eh. Pag sobrang taxes, eh ayaw ang tao dyan. Maghinggulat ang taxes. Nakalimutan niya ata, Mayor, na mas mayaman ka kaysa kanya. Nakalimutan niya ata ni Manny. Wala akong hindi alam ko yan. Oh, yan nga, alam ko yan eh. Alam ko mas mayaman ka kasi bata ka pa lang. Sabi mo nga nung araw na interview kita, bata ka pa lang, may pera ka na. So alam niyo, yung nga sinasabi ko, biro totoo, nakalimutan niya ata ni Manny na mayaman ka. Ba't ka bibigyan niya, mas mayaman ka kaysa kanya. So parang ganun. So pero nakakabahala yung sinabi mo, ha? Yung baka hindi alam yung tanong, tapos nagsinungaling. Ba normal ba yun? Dalawang beses lang. Hindi niya alam kung sinasabi niya o sisinungaling siya. O kaya lang, tanong ko, may problema tayo. Ano yun? Normal ba yun? May problema. Yun na, diba? Hindi Mayor nga. Mayor. Kasi tabi na Mayor, may problema pagka ganun. Saka ngayon, pag ano, ang rason niya tumakbo pagka-presidente para yes. Tumulong sa tao. Ipakita niya tumulong, mas maganda kung gustong sincere siya tumulong sa tao, eh tumulong siya na walang purpose. Tumutulong dahil gusto niya maging presidente. Kaya ako, puro tulong ng ginagawa ko ngayon. Kaya ako nandito sa Korea ngayon dahil inaayos ko yung... Ganun ba? Ay, sorry, malayo pala. Aha. Okay. Oo, dahil nga... Hindi na ako tumakbo na mas yano. Kung mayor o presidente, hindi na ako tumakbo dahil masisira yung pagtulong ko kung tatakbo ako dahil tumutulong ako dahil mayroon akong binibigay. For the first time, nakakaroon ng... Kasi nag-uusap kami ni chairman ng TFLC, TLRB, si Chairman Delgra. Na LTFRB? Okay. Land Transportation Processing Regulatory Board. Okay. Meron silang program na modernization ng mga jeepney kasama ng DOTR. Eh, di ma-implement dahil walang pera mga drivers. Totoo yun. Kaya nandito ako sa Korea ngayon, inayos ko, na gawa na yung ano, yung prototype, yung jeep, 20 passenger. Kami na po, okay. Manufacturer dyan sa Pilipinas at for the first time magkakaroon ng sariling sasakyan ng mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers. Okay. Magkakaroon sila na walang down payment. Kung anong kikita nila sa buwan na yun, yun lang, magbayad lang sila doon ng konti-konti para hindi sila mahirapan. Magkakaroon na sila ng sarili, wala ng kapital. So yun ang tulong, wala akong hinihingi, hindi na ako tatakbo. Hindi yung tutulong, gusto ko tumulong sa bayan, kaya gumagastos siya, eh may purpose. Paso siya. Kagaya nga yung vaccine niya, no, gastos ang gastos, madali yan, sa susunod na laban, mayroon na naman. Eh wala nang laban ngayon. Kung gagastos siya ngayon, eh paano ang pamilya niya later on? Kung matalo, kawawa ang pamilya niya. Eh kung manalo, anong gagawin niya? Pabawi niya pagka-presidente niya, lahat ang inaksos niya. Hindi pwede yun. Ang servisyo, pagtulong, sakripisyo, hindi negosyo. Kaya umalis na ako dyan dahil namimigyan na ako ngayon ng tulong para walang kulay. Kung gusto niyang tumulong sa taong bayan,
magtayo siya ng foundation, tumuro siya taong bayan. Eh yun, makikita natin na malinis ang intensyon. Hindi yung tumutulong dahil gusto yung tumakbong senador, gusto yung tumakbong presidente. Eh, ibang klase yun. Sa tingin ba ninyo, Mayor, sa tagal niyong pagkakaibigan ng dekada na, ito, sariling diskarte niya o meron nag-a-advise sa kanya? Meron nang i-influensya sa kanya? Sa kanyang galawang ito? Eh, ang ginagawa yung mga, yung grupo niya ngayon, pinapalitan niya sa image niya dahil madaling magamit daw. Kailangan, wala makagamit sa kanya. Eh, hindi niya alam, ginagamit na siya ngayon. Mga nag-handle sa kanya, politics. Yung grupo ni Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel. So, hindi niya alam, ginagamit na siya. Kung gusto niya tumulong, tumulong. Huwag siya tumakbo. Para pakita niya sincero siya. Pero ganito, sa tingin mo ba, kaya ba niyang i-sustain kung hindi talaga niya mapigilan o hindi ayaw siyang pasawa, hindi siya makakontrol niya sa pamimigay ng perang yan? Kaya ba niyang masustain hanggang election, hanggang bago mag-election campaign ng pamimigay na ito ng pera? Kasi pagdating ng election, bawal na. Election ban. Ngayon, pwede ka pang mamigay kasi wala, hindi pa bawal. Pero mula ngayon hanggang sa bago mag-February, ang opisyal na kampanya, kaya niyang gawin yan? Araw-araw mamigay ng pera? Ayong, Mayor? Pagkakilala ko sa kanya, hindi niya kaya dahil nga hindi naman siya, lahat naman niyang kinikita sa vaccine na ubus din eh. Sa maling investment, sa kabigay ng bigay, buhay bilyonaryo na walang, akala niya walang katapusan. Dapat ka kung nga sa kanya noon, inegosyo mo yung kinita mo, mas marami kang matutulungan. Wala. Magastos talaga. Maubos. Puro utang yan. Kung matapos ang eleksyon, kawawa ang pamilya ni Manny Pacquiao. Nakakalungkot na Mayor, kasi ang alam ng mga tao, bilyonaryo siya. In cash. Hindi lang property. Pero hindi pala. Dahil sa bigay ng bigay, eh, walang control sa pera. Sa Amerika at dito, bigay ng bigay siya habang may laban siya. Kaya parang nagretiro na ngayon, wala nang papasok na pera. Pero tuloy pa rin ang paggastos. So, anong ibig sabihin nito? Mababankrupt siya? Mayor? Bangkarote yan pagkatapos ng eleksyon. Kawawa ang pamilya niya. Sinabi ko na nung araw, marami lang nangyari sa mga boxer na hindi marunong bawak ng pera, dapat iniipon. Dahil at the age of 40, matandang-matanda ka na sa boxer ako. Hindi ka na pwede lumaban. Ayaw makinig. Kaya lumaban pa rin sa huli. Dapat lumaban siya sa kaedad niya. Pwede. Eh, lahat yung mga kalaban niya, 10 years younger, iba na ang reflexes niya. Ayan, tiyan mo yung huli. Hindi na nakakaiwas. Kawawa, bugbog lang. Mayor, ganito, bago ko ibigay kay Jed yung oras para tanungin kayo, mahabol ko lang ito, Mayor. Sa tingin ba ninyo, baka naman mayroong mga naghahawak ng pera na pinagkakalooban ni Manny ng pera, tiwala, tapos hindi nakakarating sa tao? Kasi ngayon, may mga report na mga tauhan siya daw na hindi napapasweldo. Si Isno Padua, alam ko, hindi raw nabayaran. Tsaka sa Amerika, parang may mga tao rin hindi rin daw nabayaran. Ano ibig sabihin nito? Si Pacquiao ba hindi nag-release ng pera o yung pinagkatiwalaan niya na magbayad doon sa mga obligasyon, baka naman hindi ibinigay, baka ibinulsa. Ano ba ang inside story nito sa iyong pagkakaalam bilang dekadang kaibigan at kumpare si Mayor? Ni Mayor, si Senador Pacquiao. Kilala ko rin yung mga malalapit sa kanya. Yung nga balita ko, hindi sila nababayaran yung mga malalapit sa kanya. Kaya kawawa yan pagkatapos ng eleksyon. Dapat mag-isip-isip siya. Madugo, ito yung pagtakbo sa presidente. Mababawon sa utang. Grabe. Pero Mayor, maliwanag ko lang. Maliwanag ko lang. Bakit? Okay, liwanag ko lang. Bakit po hindi nabayaran? Hindi talaga siya nagbayad o nag-release siya pero ibinulusan ng pinagkatiwalaan? Talagang ayaw niya magbayad? Ganun? Maraming obligasyon. Ayun. Yung lifestyle niya, ang buhay ng lifestyle niya, parang tubig ang pera. So, meaning, wow. Hindi siya nakakaipon. At hindi naman bago yung sa Jensen, tanong niyo sa Jensen, madalas, nag-i-issue ng cheque na postdated. So, ewan ko kung natubos na lahat yung mga cheque na postdated. Hindi pwedeng ganun na utang, gagastusin, utang ka, gagastusin. Hindi pwede yun. Wow, matindi yan. Talaga pwede yan. Ang layo sa'yo. Ikaw ay na-handle mo lahat kaya naging successful ka sa politika at business. Anyway, Mayor, abalahin mo lang ulit kay tool pa namin ha. Si Jade po, may mga dagdag pong tanong sa inyo kahit kayo nandiyan sa Korea pala. Mayor, Jade, yes, partner. Yes, Mayor, good morning po. Si Jade po ito. Doon po sa kay Senator Manny Pacquiao, nirerespeto po natin ang kanyang karapatan po na magsampa po ng kaso laban doon sa mga umano'y naninira sa kanya.
Mayor. Para po ba sa inyo, is it a wise move baga na sampahan mo kaagad ng kaso yung mga naninira sa iyo o dapat harap-harapan mong ipaliwanag o baga magbigay ng pahayag na laban doon sa mga pahayag na against naman sa isang senador? Yung kung yung mga naninira sa kanya, kung may ebidensya, hindi naman. Pero kung wala silang ebidensya, pwede niya sampahan. So, yung base sa mga narinig ko, pagkakilala ko kay Manny, bindi siya na paglalabanan dyan dahil pabayarin si Manny Pacquiao sa buhay. So, maaaring totoo, maaaring hindi. Pero ako, yung, as far as I'm concerned, yung issue namin ay maliwanag. Silang naninira sa akin, dalawang bagay lang, sinungaling siya o hindi niya alam sinasabi niya. Well, kasi Mayor, tatakbo siyang Pangulo. Alam mo naman, kapag even nga si Pangulong Duterte, talagang ang running basher, may mga ilang mga ano din, sa oposisyon, talagang naninira sa kanya. Pero ganitong sistema kasi, ang nangyayari, ganun ang ginagawa ng kampo ng senador. Ibaga, sasampahan ng kaso para hindi baga magsalita laban sa kanya. Ano huwag yung... Nananakot lang siya. Tinatakot niya yung mga possible sisira sa kanya dahil marami rin issue sa kanya eh. Okay. Well, ilang dekada na po kayong magkaibigan, Mayor. Gusto lang namin malaman kung yung pagtatapos po ba ng inyong baga, friendship ninyo for how many decades na nga? Dahil doon sa nagbago na yung mga advisors niya o personally, siya mismo, si Senator Manny Pacquiao mismo, doon ka, yun ang dahilan bakit medyo nag-iba na, nagkaroon na ng pagtatapos yung pagkakaibigan ninyo? Liwanag yung issue namin dalawa, maliwanag yun. So, wala akong kailangan sa kanya, ginamit lang akong sample na hindi ako pinagbigyan. Hindi nga niya alam sinasabi niya eh. Wala naman akong hinihingi sa kanya. Anong pinagsasabi niya, hindi ako pinagbigyan. So, so wala na? Mali-mali yung issue niya sa akin eh. Hindi niya lang yung sinasabi niya. Ako, huwag kita dahil pinoprotektahan ko ang aking kababayan mga sa Ilocanja. Pag nasira yung industriya, mawawalan hanap buhay mga farmers namin. Mawawalan din pera ng gobyerno. Yun lang akin doon. Kaya ako hinigil na huwag nagtaas dahil baka masira. Tinaas pa rin niya, thank you, nakinabang kami. Ginamit akong hindi ako. Tatlong beses ako, hindi ako. Pagkaano niya, akala niya may hinihingi ako. Wala akong hinihingi sa kanya. Pabor nga sa amin yung itas ng taxes eh. Kaya ako pinipigil dahil baka masira industriya. Kaya paulit-ulit ko siya sabi dahil hindi niya maintindihan eh.